Maragdagan sa ating mga balita, mga kabombo, update po tayo doon ho sa kaso pa rin ni Congressman Arnolfo Teves. Sinawalan na lamang po ni Congressman Teves yung umano'y planong pagtag sa kanya bilang isang terorista. No? Ang panukalang ito ay mula ho sa Department of Justice. May kaugnay na report dyan mula sa Department of Justice o DOJ, si Bombo Victor Liantino. Tinawanan lang ni suspended Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. ang plano ng Department of Justice na terrorist tagging laban sa kanya dahil umano sa patuloy na pagmamatigas nitong umuwi ng bansa. Ito ay matapos sabihin ni Justice Secretary Remulla kahapon sa isinagawang Senate hearing ukol sa pagpatay kay Digamo na plano nilang i-classify ang mambabatas bilang isang terorista upang mapilitan itong bumalik ng Pilipinas. Sinabi ni Remulla na target nilang dumulog sa Court of Appeals at sa Anti-Terrorism Council upang maisakatuparan ito. Ayon kay Arnie Teves Jr., tila ba nagiging perya at sirkus na lamang ang lahat ng mga nangyayari. Paliwanag pa ng mambabatas na papaano siya magiging mastermind at terorista kung hanggang sa ngayon ay wala pa rin kaso na inihahain laban sa kanya. Git naman ng abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Tupacio na hindi maaaring i-weaponize ang batas upang magamit sa ibang interes. Aniya, ang paggamit ng Anti-Terrorism Act laban sa isang individual at hindi para sa kung saan ginawa ang batas ay maaring magbaluktot sa batas at hustisya. Dagdag pa ni Tupacio na kung gusto ni Remulla na ipakita sa buong mundo ang pagsisikap na ginagawa ng Department of Justice upang malutas ang kaso, aminado ito na walang makakapigil sa kalihim dahil aniya sa kanyang newfound power. Kaugnay nito, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni suspended Representative Arnulfo Teves Jr. Nakatawa na. Yes. nagiging perya na siya. It's becoming to be a circus. Diba? Paano ka magiging terorista kung hindi ka pa nga nakakasuhan? Sabay, paano ka magiging mastermind in the first place? Diba? Kung wala man silang, there's nothing. Diba? Sa totoo lang, the threat to my life is true. Kung wala lang threat sa aking buhay, pumunta na ako dyan. Hindi ko rin alam bakit kailangan pumunta talaga dyan. Yung isa ngayon, yung asawa ng pinatay na broadcaster sa amin, hindi rin pwede pumunta sa Senado yon. Yun yung isang alam kong kinakatakot ng iba dyan na magsalita. Kaya hindi nila pinayagan yung Zoom. Nakakatawa. Yan ang bahagi na naging pahayag ni suspended Representative Arnulfo Teves Jr. Kung maalala, si Teves ay nauugnay sa pagpatay kay Negros Oriental Roel Digamo noong March 4 matapos itong positibong idiin ng mga nahuli at sumukong sospek bilang isa umano sa nag-utos na patayin ang gobernadora. Dahil sa pahayag ng mga nahuli at sumukong sospek, ay kumbensido si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na si Arnie Teves ang pangunahing may pakana ng krimena. Huli namang napaulat ang mambabatas na nasa bansang South Korea at no comment lamang ang tanging sagot ni Arnie Teves Jr. ukol dito. Samantala, nilinaw naman ang mambabatas ang kumakalat na balita na ayaw niyang umuwi dahil takot itong maaresto. Aniya, ang tanging kinakatakutan nito ay ang posibleng foul play na lalong magdidiin sa kanya sa kaso. Narito ang kanyang naging paliwanag. Ang kinakatakutan ko is the foul play. Foul play is, di ba, at na kinabahan rin ako na nung sinabi ni Presidente na ang punot dulo nito ay Digamo case. Baka hindi lang nakarating sa kanya, nanawagan ako December 28 and January 11, 2023. Sabi ko na may operation laban sa akin. Na yung bahay ko ipaparate at lalagyan kung walang laman. Natural, malinis na yung bahay ko. Alam ko na i-raid eh. Eh kahit naman nung hindi nilang malinis naman dahil lahat ng baril ko may lisin. Mula dito sa Department of Justice para sa Bombo Network News, Bombo Victoria Antino nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Pastor Radio, Bombo. Aramdagan pa rin po sa ating mga balita, mga kabombo. Kaugnay ho doon sa Digamo Sulay, yung byuda ho ni dating Governor Digamo, nakiusap sa Senado na hayaan siya bilang asawa na i-explore ang lahat ng venue upang kung paano ho makakamit yung hustisya para ho sa kanyang yumaong asawa. May nakuha ang report po dyan si Bombo JC Galvez.
Bombo Genesis, Bombo Everly, nakiusap si Pamplona Mayor Janice Digamo sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Nahayaan siya bilang asawa ni Digamo na explore ang lahat ng avenue kung papaano makakamit ang hustisya. Inihayag ito ni Mayor Janice Digamo sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa pangungunayan ni Senator Ronald Bato de la Rosa, kaugnay pa rin sa investigasyon sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Huwag daw sanang masamain ang pagdalo nila sa Senado at hayaan silang kumilos at maibalik ang kapayapaan sa Negros Oriental. Kung ninyan, narito pakinggan pa natin ang bahala inapayag ni Pamplona Negros Oriental Mayor Janice Digamo. Saludo po ako sa ginagawa ninyong pagtulong na mabigyan ng hustisya ang akin pong asawa. Hayaan niyo lang po ako na i-explore pa ang ibang avenue. Hindi ko po intention na maliitin ang ginagawa ninyo dahil na-impress at na-amaze ako sa mga ginagawa ninyo na ma-discover at I can see it that you try so hard to help the governor and to give justice to my husband. Pero hayaan niyo po ako na gawin ko bilang asawa ng aking na walang napaslang partner po ang aking asawa na i-explore lahat ng avenue kung saan talaga namin makamit ang hustisya, kung ano sa tingin namin makakatulong na makamit ito. Dahil po, hindi po kami makakapag-move on at hindi po kami, I do not want to one day soon when we meet in heaven, ayoko naman pong sabihin sa kanya na, Ruel, kinulang yung effort. Ang bagi ng payag ni Pamplona Negros Oriental Mayor Janice Digamo. Samantala, kaugnay pa rin sa kaso ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo at serye ng patayan sa naturang lugar, iniyag naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa ng makeshift firing range sa loob ng pag-aari ni dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves ay illegal. Inamin umano ni Teves na mayroong makeshift area sa kanyang sugar mill property kung saan siya at ang kanyang mga kaibigan ay nagpapaputok ng mga armas para lamang sa kasiyahan o naman the basis. Kinuwestiyon naman ni Pamplona Mayor Janice Digamo ang legalidad ng naturang aktibidad kung isa sa alang-alang na mismong si Teves ang nagsabi na ang lugar kung saan ang makeshift firing range ay ginagamit din bilang grazing area ng mga hayop at nasa loob pa ng isang residential area. Tinanong ni De La Rosa ang Philippine National Police kung nakarehistro ang firing range sa loob ng property ng Teves. Sa kumpirmasyon ng impormasyon, sinabi naman babatas kay Teves na mga aktibidad ng pagpapapatok na isinasagawa sa kanyang ari-arian ay illegal. Narito, pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Opo, sir. So, we want to inform you, former Governor Teves, that paggamit doon na firing range is illegal. Dahil hindi dapat kayo nagpapaputok doon dahil hindi yung registered na firing range. But alam mo, sa probinsya, anywhere you can use as a firing range, lalo-lalo kung ikaw may-ari ng lupa, that's being practiced. Alam mo yan. But strictly speaking, legally speaking, pag gamitin mo ang firing range yung isang lugar, you have to apply for a permit with the Firearms and Explosives Office of the PNP. Pero ako mismo, may maliit akong lupa doon sa likod ng bahay ko. Nagpapaputok ako doon ng safe naman. Ginawa ko maliit na firing range sa kunti lang pagkakailangan ko mag-practice. But that's illegal. Ang bagi ng payag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Samantala, sinabi ni Criminal Investigation and Detection Group Chief Police Brigadier General Romeo Caramat Jr. na mga suspect sa pagpatay kay Digamo ay nagpractice sa isang sugar mill bago nila ginawa ang krimen. Iniyag din ito ni PRO7 Deputy Regional Director for Operations Police Colonel Noel Flores ng ilan sa mga pangunahing key players ay nag-insayo sa isang lugar na tinatawag na Sugar Central na pag-aari ng pamilya Teves. Ang iba, dagdag niya, ay nagmula sa ibang bahagi ng Mindanao. Para sa Bomba Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!